Basila, kainitan ng opensiba sa Abu Sayyaf noong 2007. Pero uunahan ko na kayo, walang nangyari sa operation na to. Tatlong araw at gabi namin ginalugad ang mga bundok ng Basilan para hanapin ang mga rebeldeng namugot sa mga Marines. Palibasa, hindi namin nakita mga rebelde, akala namin walang storya. Pero kung maging mapagmasid ka lang, ang dami palang storya, hindi lang nakakwento. Natulog lang kami sa kung saan abutin. Nung biglang bumagsak ang ulan, pilit pa rin ang lahat makatulog kahit nakupo lang sa sariling helmet para hindi maputikan. Sa bukang liwayway, basang-basa ang lahat ng sundalo dahil ang mga raincoat na isyu ng gobyerno hindi pala waterproof. Ang mga puno sa paligid namin purus tama ng bala at kanyon. Mula sa isang sinaunang labanan na wala nang nakakaalala, ang mga tao nga wala nang pakialam kung sinong armado ang dumating at umalis, nasanay sa pamamalakad ng may baril. Naglakad kami sa gubat. Sumakay sa rubber boat. Naghalo ang lupa't dagat ang araw at gabi. Kung gaano kahirap ang paghahanap sa kalaban, ganun din kakomplikado ang problema ng Basilan. Sa isang barangay sa Ungkaya Pukan, tribo, hindi politika o relihiyon ang nag-aaway. Ano na, tribo sa tribo, iyakan at tausog. Ang mga tausog kasi, panig sa gobyerno, ang yakan, panig sa Abu Sayyaf. Dito kasi sa ano, yung labanan dito, yung kampi-kampi, away-away. Misa kung sino yung unang lumapit sa iyo, yung nakakampi. Pero karamihan dyan, may mga away sila na sa pang sarili nila. Nagkahanap sila nakakampi. Hindi lang mga alanganing alyansa ang problema. Kainitan ng operation, may interference sa mga radyong gamit ng Marines. Pumapasok ang mga malalakas na radyo ng mga incik na mga ngisda. Dinadaan na lang sa tawa dahil wala na magawa. Pangalawang araw, pumasok na naman kami sa gubat. This is Sitio Dipdip. Now the Marines consider this to be a hostile area and they suspect that most of the people here are sympathetic, if not members of the Abu Sayyaf. Sa sitio na ito, pinalipas namin ang ikalawang araw ng operation. Duyan lang ang tulugan, dahon lang ang bubungan. Hindi mapakali ang lahat. Ilang kilometro ang layo ay papaputok ng kanyon ng Marines. Ang bagsak nito, ilang daang metro lang mula sa amin. Nasa paligid lang daw ang kalaban, ito pala ang pakiramdam ng binobomba. Kung kamay na bakal ang gamit ng mga sundalo, mas mabigat ang kamay ni Mayor Joel Maturan. Kung hindi madaan sa pakiusap ang mga kalaban, wala siyang alinlangang gumamit ng mas maras na paraan. Halimbawa, kumidnap sila. Kinagawa ko rin yun. Hindi lang yung kumidnap. Hasta yung pumatay sila, sometime gumawa rin ako. Pero hindi naman lahat yun ang solusyon ko. Pero basta at least parang sinampo lang ko lang. Effective naman po? Effective po yun. Effective po yun. Natapos ang tatlong araw, umuwi rin kami. Ibang araw nang napalaban ang mga Marines. Pero sabi nga ng mga taga rito, kahit walang nangyari sa amin, marami pa rin nangyari. Kung magpapatuloy ito, hindi maagapan kaagad, ang epekto nito, 10 to 15 years from now, kasi itong mga bata na ito, kung pababayaan natin na hindi makapag-aral, they are prone to be a criminals in the future, maging Abu Sayyaf o lawless elements na ito. Kasi ang observation natin, way back 1972, up to late 80s, itong mga active lawless elements ngayon are the product of those babies born at that. Aaminin ko na minsan siguro nalilito kami kung ano talaga ang istorya. Hindi palibasa walang napatay, walang nangyari. Dahil ang bawat istorya pala, binubuo ng malilit na kwento. Kailangan mo lang makinig. Mula sa Frontlines, Ed Linggar.